Dalawang kahina-hina lang mga personahe ang nag-aabang sa loob ng simbahan upang mangumpisal kay Padre Pio. Kapwa mga mason at ateista, nagbalak ang dalawa na patunayan sa kanilang sarili na si Padre Pio ay isang manluloko at huwad. Kaya nagkunwari silang mangumpisal at nag-imbento ng mga kalokohang kasalanan. Ano kaya naging reaksyon ni Padre Pio dito nang pumasok ang dalawa sa kumpisalan? Nagtanggumpay kaya sila na malinlang si Padre Pio? Alamin ang mga detalye at subaybayan ang pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, upang maghatid na naman sa inyo ng isa na namang hindi pangkaraniwang yugto sa buhay ng banal at mistikong si Padre Pio. Tumutok at alamin ang mga detalye ng istorya ngayong araw. Si Flavio at Stefano ay nakatayo sa pila sa loob ng simbahan, naiinip sa bawat minutong nagdaan. Ang pulutong ng mga nagpepenitensya na naghihintay sa harap ng maliit na kahoy na kumpisala ni Padre Pio ay umabot hanggang sa bukana ng simbahan at lumabas sa harap ng mga hagdanan ng San Giovanni Rotondo. Nakatayo ang dalawang lalaki sa loob lamang ng pintuan ng simbahan. Mga 30 tao pa rin ang nasa harapan nila. Alam kong maraming tao, ngunit hindi ko inaasahan ng ganitong karami. Inis na bulalas ni Flavio. Hindi ba't kamangha-mangha kung gaano karaming mga mangmang ang nahuhulog pa rin sa pamahiing ito? Tanong ni Stefano. Huwag kang mag-alala dyan. Ilalantad natin ang taong ito sa paloloko niya. Napangiti ng nakakaloko ang dalawang lalaki. Sa paligid nila, nakapila ang mga makadiyos na lalaki at babae nagdarasal ng kanilang rosaryo. Buti na lang at mabilis na gumalaw ang linya. Si Padre Pio ay may reputasyon bilang isang mahusay na tagakumpisal, ngunit mabilis rin niya itong tinatapos. Ang kanyang mga kumpisal ay bihirang tumagal ng higit sa 2 minuto at siya ay kilalang-kilalang maliit ang patensya sa mga taong paikot-ikot ng mga sinasabi o gumagawa ng mga dahilan para sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagtagal ay malapit na ang pagkakataon ng 2 lalaki. Bueno, anong peking kasalanan ang ipagtatapat mo? Ujok ni Flavio. Umisi si Stefano. Oo, tingnan natin ha. Alam ko, sasabihin ko sa kanya na isa akong kilalang magnanakaw sa bangko ng mga milyong-milyong salapi at pumapatay ng maraming tao. Napangiti si Flavio. Sa palagay ko, mas simple lang ang gagawin ko, mas banayad. Ipagtatapat ang mga bagay na ikinukumpisal ng sinumang tao. Konting pagsisungaling dito, medyo pagmumura doon. Isasama ko na rin niya kaya ang mga malisyosong mga pagnanasa. Ha, gusto kong isipin niya na totoo ito. At dumating na ang pagkakataon ni Stefano. Dumiretso siya sa kumpisalan. Gumindat kay Flavio habang isinara ang pinto sa likuran niya. Sumunod sa pila si Flavio na nakangisi. Halos hindi napigilan ang kanyang pananabik sa paglalantad sa kalihukang ritual na ito. Ibig sabihin yan, sakramento ng kumpisal. Makalipas ng 5 minuto, hindi pa rin umaalis sa kumpisal si Stefano. Ngayon walang naririnig na ingay mula sa loob. Nagsimulang di mapakali si Flavio. May masamang nangyari kaya sa kanya, sabi niya. Ang mga babaeng nakapila sa likod niya ay nagpatuloy sa na isa-isahing pasadahan ang mga butil ng kanilang rosaryo habang nananalangin sa Latin ng Aba Ginoong Maria. Sabi nila, Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum. Simula ng isa. Pagkatapos ay banayad na tumugon ang karamihan ng mga nagpepenitensya doon. Sabi nila sa Latin, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Bale, Aba Ginoong Maria yung kanilang dinalangin sa Latin. Sa wakas, bumukas ang pinto ng kumpisalan at tumapas si Stefano. Tinitigan niya si Flavio.
Namumula ang mga mata. Nabalisa. Stepano, ano nangyari? Halika nga dito, mag-usap tayo, sabi ni Flavio. Itinaboy ni Stepano ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagkaway ng kanyang kamay at lumabas ng bukana ng simbahan patungo sa kalye. Tumayo si Flavio bigla at medyo natulala. Tapos sabi ng babae sa likuran niya, Ginoo, ikaw na ang susunod. Bilisan mo. Marahang itunulak si Flavio. Ay oo, pasensya na, sabi niya. Pumasok siya sa loob, sinara ang pinto. Ang kumpisalan ay maliit na silid na gawa sa kahoy, halos hindi sapat para sa isang may sapat na gulang na lalaki na magkasya para nakaluhod. Sa pagsara ng pinto, iniwan nito si Flavio na balot sa kadiliman. Anong nangyari kay Stepano dito? Tanong niya sa sarili. Kasi nagulat siya nang biglang lumabas si Stepano. Nagkaroon ng dumudulas na ingay at biglang tumambad ang butas-butas na tabing o confessional grill na nagpapahintulot sa nagsisisi na makausap ang pari sa kabilang panig. Dumilat si Flavio para masilip ang misteryosong lalaki sa kabila ng tabing. No? Ngunit natatakpan ng tabing ang mukha ng pari habang nangingibabaw ang kadiliman. Ang tanging naaaninag ni Flavio ay isang magaspang na balangkas ng isang lalaking may balbas. Ano na? Sabi ng pari mula sa likod ng grill sa natabing. Ah, opo, sabi ni Flavio. Ilang taon na din siyang hindi nagkukumpisal at inabot siya ng ilang sandali upang maalala kung paano umpisahan ito. Kaya sinabi niya, basbasan po ninyo ako, padre, pagkat ako'y nagkasala. Hindi ka naniniwala dyan, maikling sabi ng pare. Natigilan si Flavio. Ano pong ibig niyo sabihin, padre? Naparito ako para magumpisal. Alam ko kung anong balak mo. Ikaw ay at ang kaibigan mo ngayon na lumabas. Alam kong mga masun kayo, mga ateista, at naparito kayo upang kutsyain ako at gumawa ng kalapastanganan laban sa sakramentong ito. Napakagat ng labi si Flavio sa galit. Si Stepano, binulgar ng tangang iyon ang plano namin, isip-isip ni Flavio sa kanyang sarili. Walang sinabi sa akin ng kaibigan mo tulad mo, sabi ni Padre Pio na parang binabasa ang iniisip ni Flavio. At sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi ko sa kanya. Sa tingin mo ito ay isang biro, isang laro? Ang iyong walang kamatayang kaluluwa ang nakataya dito. Bakit mo itatapon ang lahat? Tinatawag ka ng Diyos sa pagsisisi. Linisin mo ang iyong buhay. Itigil ang pakikisama sa mga ateista. At maawain langit. Itigil mo na ang pagpunta sa bar na iyon tuwing Biyernes ng gabi at makipag-ugnayan sa babaeng iyon. Maging banayad at maingat ka sa iyong pag-inom. Nagsimulang manginig si Flavio. Paano niya nalaman ang tungkol sa bar? Ang babae, ang pag-inom. Padre, ako ay utal-utal na simula ni Flavio. Babalik ako sa susunod na linggo at gagawa ng taus-pusong pangungumpisal. Nagdag ni Padre Pio, tinapos ang pangungusap ng lalaki. Opo, padre, ani ni Flavio. Nanginginig ang labi at nang lambot sa kanyang loob. Gagawin ko po yan. Mabuti. Ngayon, humayo ka na rito at tawagin ang susunod na nagpepenitensya. Tumalikod si Flavio at tumakbo palabas ng kumpisalan tulad ng ginawa ni Stepano. Ngayon, alam na niya kung ano nangyari. Siya ay nagsimulang umiyak habang siya ay nadapa sa labas ng simbahan at hinahanap ang kanyang kaibigan. Si Flavio at Stepano ay parehong babalik upang gawin ang pangkalahatang kumpisal kay Padre Pio, ang tinatawag na General Confession upang makipagkasundo sa simbahan. Di nagtagumpay si Stepano at saka si Flavio na nilangin si Padre Pio sapagkat gaya ng kanyang mga ginawa sa mga nakaraang mga episodyo, ang kanyang regalo na makilala ang iniisip ng mga tao o mabasa ang kanilang kaluluwa ang nangibabaw
at ibinulgar niya sa dalawang ateista at mason ang kanilang masamang balak. Ngunit sa bandang muli ito ay nakabuti sa kanila sapagkat sila ay nagbalik loob sa Diyos. Bumalik sila kay Padre Pio upang mangumpisal na tinatawag na pangkalahatang umpisal o general confession. Ewan ko po kung ito po ay inyong nagawa niya sa inyong buhay, ngunit napakaganda po ng gawain nito. Na ito po ang general confession ay aalalahanin po ninyo ang lahat ng inyong kasalanan magmula sa inyong pagkapata at ilalahad po ninyo sa pari ang lahat ng mga ito. At ito po yung nagawa ko itong isang beses nung mga siguro mga 20 taon na nakaraan. At masasabi ko sa inyo talagang para kayong mabubungutan ng tinik pagkatapos ng general confession na ito. Kaya kung meron kayong pagkakataon, ay aking ipinapayo sa inyo na gawin ito. At sa puntong ito ay magtatapos na po ang ating istorya. At bago po kayo lisanin, inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito kung ito ay inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanood, mangyaring pindutin ang subscribe button sa baba at ang kampanya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang aming apostolado upang lalo pang mapagkakilanlan si Padre Pio sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga donante at mga taga-abuloy, mga tao pong nagbibigay sa amin ng suporta kada buwan. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisa na ayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon bawat buwan. At bilang regalo, patadalan po namin kayo ng binasbasang larawan at medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinigdepadrepio.org www.angtinigdepadrepio.org. Ang doon po niyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon at ito po ay sa pamamagitan ng GCash at ito po ay itatransfer sa aming bank account. So, GCash via bank transfer o kaya kung mas konveniente para sa inyo ay gamitin ang aming GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At siyempre, lagi ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy po at wala pong sawang nagsumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.